Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Good morning mga kagapay! At syempre, ito pa rin po inyong programang Family Matters. Ako pa rin po inyong lingkod, Aveline Garcia. Oh, by the way ha, tayo po ay napapakinggan via live streaming through febc.ph. At ito po ang ating official mobile app ng FEBC Philippines. Maaari nyo rin po i-download ha sa Google Play App Store or sa Apple App store natin. At syempre, hello ha sa mga nanonood at nakikinig po sa atin sa live streaming via FEBC or sa ating Facebook fan page. Hanapin nyo lang po 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, sa ating YouTube channel FEBC sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Huwag nyo walang kalimutan ha, mag-comment, mag-subscribe po sa ating channel. At syempre, lagi kong sinasabi sa inyo na bibigay tayong daan sa ating tinatawag na Women Empowerment Week. Every midweek yan, every Wednesday, tayo po ay nagbibigay daan sa mga topic na relevant po. At ang nakakatuwa, hindi lang mga kababaihan ang mga nagbe-benefit dito. Kasi yung objective natin is to empower women, no? To be who God created you to be. At marami po tayong mga pinagdadaanan sa buhay. At syempre, nandito kami para i-equip po ang bawat isa. Sa mga ka-tune in pa lang, ako po yung Wednesday, Aveline Garcia. Katulad ng nabambanggit ko, every week, patuloy po ako magbabahagi sa inyo ng mga kaalaman, ano? At syempre, kasama ang iba't ibang kababaihan. At nako, napaka-blessed po natin. Ako, I'm so blessed because continuation ito ng ating pinag-usapan last week. We are here not just to inspire you, but to set you on fire. Not just to empower you, but also to experience God's power. Not just to give you hope, but for you to become channel of hope. So, huwag lang kayong manood, huwag lang kayong makinig ha, makipagbalitaktakan sa amin, magpadala ng iyong komento, magpadala ng tanong, hindi lang sa akin, pati sa ating mga guests, no? Please be interactive, participate, communicate with us. Okay, please remember to like, subscribe sa ating channel. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, syempre, i-introduce ko na sa inyo para tulungan naman ako sa ating Bible reading, no? Syempre, baka pwede nating pakiusapan si Irene, no? So, Dr. Irene, basahin yung ating Tagalog version. So, please welcome back sa ating show none other than Dr. Irene Cruz. At syempre, welcome back si Rosette Ho. Hello, magandang babae sa inyong dalawa. Oh, wala kayong mic. Walang mic. Magandang babae sa ating lahat. Ayun, ikaw naman, Seth. Pwede kang bumati. Magandang umaga sa bawat isa. Magandang babae din sa iyo, Sis Aveline at Doc Irene. At sa lahat ng kaagapay na nakikinig. Yes, oo. So babasahin natin ang ating Bible verse ngayon. So Dr. Irene, tulungan mo lang ako sa pagbabasa ng Tagalog version. Uunahan ko lang kayo sa NIV version. Ang sabi po sa Psalm 25:16-18, "Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins." Ayan. Dr. Irene, nakita mo ba yung verse? O yan po ay sa mga awit, 25:16-18 sa Magandang Balita Biblia. Or si Rosette, kung nakita mo na, pwede mo bang basahin? Nakita niyo na ba? Hindi pa. O sige, ako na muna. Sa Magandang Balita Biblia, ang ganda mo nang sinabi, "Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat nangungulila at nanlulupaypay,
pagaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin, at lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Napakaganda ng verse, ano, Dr. Irene and Seth. It's such a comforting words para sa ating mga nanonood na dumadaan, no, sa tinatawag nating affliction or trouble. Sa mga kachuchunin pa lang, ang ating topic ay, can we benefit from trouble part 2? Ayan, so bago natin pagpatuloy, by the way, may announcement ako sa inyo mga kaagapay. Kung ikaw ay mula sa lalawigan ng Rizal at kalapit na lugar, inaanyayahan namin kayo na dumalo sa FEBC Friends Fellowship. No, ang event na ito, pwede kayong dumalo sa tinatawag nating FEBC Friends Fellowship. Gaganapin ito sa Methodist Prayer Garden and Conference site sa Blooming Subdivision. Kay Tikling Dolores, Taytay Rizal, sa darating na July 30, 2022. Sabado yan ha, sa ganap na alas 10 ng umaga. Kaya tara na, maki-fellowship na sa iyong FEBC friends at maging pagpapala at mapagpala naman kayo also ng ating mga papuring awitin. So bilang pagsunod ha sa ating mga health protocols, tiyakin lang dala po ninyo ang inyong vaccination card, at para po sa ibang detalye at confirmation ng inyong mga attendance, maaaring mag-text o tumawag kay Jasmine Rojas sa numerong 0947-333-5605 or kay Cyril Delfino sa numerong 0927. Tama ba? 0927-778-6909. Ayan, minemorize ko pero tinignan ko na lang ulit para mas klarado ang kanilang mga phone numbers. Okay, so I would like to encourage you to attend. Napakaganda po ng inyong matutunghayan. Okay, so nandito tayo, no, Dr. Irene and Seth, sa ating discussion. So tulungan ninyo ako, no. So last week na pag-usapan natin that troubles, no, kung makikita natin base dun sa 2 Corinthians 4:17 or 18 and 18. Ang sinabi dito, ang trouble natin is light and momentary, di ba? So kaya nga yung iba tuwa dahil nagtataka sila, nako, Abilene, nako, Seth, Irene, hindi light, hindi momentary. Pero kung ihahambing po natin sa pinagdaanan po ni Kristo, di ba, sa buhay, eh, ito po ay light lamang at momentary. So bagamat ito ay light at momentary, meron po tayong mga benepisyo na nakukuha from trouble. So last week na pag-usapan natin, Seth, naalala mo ba, ano ba yung unang-una nating na pag-usapan na benefit ng trouble? Naalala mo? Yes, ang sabi niya doon, last week, troubles drives us to God for help in prayer. Yes, oo. So talagang, ito yung pagkakataon na talagang kumakaripas tayo, di ba? Sabi nga natin, minsan yung mga heydays, yung mga celebration, minsan ang mga tao hindi pa nakakaalala, di ba? Pero kapag nasa trouble, it's actually driving us nearer to the Lord. Kaya paalala po sa atin ng ating Isaiah chapter 41 verse 13, "For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you." And the same manner that the Lord is saying that to us, it's the same thing that will comfort us. Number two, Dr. Irene, if you remember, recap tayo from a discussion last week. Ano daw ang nagagawa ng trouble? Troubles lead us to study and obey God's word. Yes, oo, talaga ba naman, 'di ba? Talagang mapapaaral ka at susundin mo kung ano yung precepts ng Diyos sa atin. Number three, Seth, kung naalala mo, number three, ano nagagawa ng trouble? Troubles lead to repentance and humility. Oo, napapahumble, Seth. Yes. Kailangan. Oo.
Oo, napapahumble ka talaga. Kaya nga, ang ganda, di ba, na turn unto me. Pag ikaw ang nanalangin sa Panginoon, have mercy upon me. Talaga mapapahumble ka. Talagang sasabihin mo, Lord, for I am desolate and afflicted. The troubles of my heart are enlarged. And if you're the one going to the Lord in prayer na ganun, talagang you will really feel that humility, no? At pang-apat, Dr. Irene, ano yung napag-usapan natin last week? Number four, troubles enable us to trust in the power of God. Yes, oo. So talagang yan, wala ka talagang pwedeng gawin, kundi dahil sa trouble, magkakaroon ka ng faith, magkakaroon ka ng tiwala, no, na ang makapangyarihang Diyos ang mag-tataguyod sa atin. So, nandito tayo sa continuation, mga kaagapay. So, number five, anong nagagawa ng trouble? But before that, babati lang kami. So, mag-hello lang ako kay Miss Lorna Laksa. At lagi nanonood yan sa atin si Miss Cleo Alfonso. At syempre, meron din tayong mga meron din tayong mga kaibigan na nanonood at nakikinig sa atin. Mula sa Proverbs 31. May mga gusto ba kayong batiin bago tayo magtuloy, Dr. Irene? Oh yes, from the Proverbs 31 group, Maricar, I hope you will get well soon. And also from my group of friends in the OFW BS group, I want to thank and honor Mr. Daniwes, Mr. Ace Medrano, Ma'am Cesa Alquiza, Ma'am Marietta Soriano. These are the praying people behind the group. Yes. We are still COVID negative. My husband and I are safe and sound and in good praise health. God. Praise God. How about you, Seth? May gusto kong batiin. Siyempre, una sa lahat, gusto kong batiin ang aking asawa at mga anak na nakikinig. At pangalawa, mga kasamahan namin sa local church na kinabibilangan namin sa marriage and parenting at mga MFL groups na hinandle namin. And of course, naalala ko rin ang ating mga kapatid sa FEU. At lastly, ang taga-Proverbs 31 na ating kinabibilangang tatlo. At yes, sa lahat ng kaagapay pala na nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes, at syempre, hindi nyo po maitatanong, itong ating dalawang magandang guests ay nakasama ko ito sa ministeryo nung kami nasa college. That was more than 30 years ago. So siguro naman, alam nyo na, ang aming mga edad ay we are more than 50 plus already. Oo. And by the grace of God, nandito pa rin, di ba? Serving the Lord. Okay. So last week, ang ganda ng ating usapan, ano, syempre mga marami nagtatanong, paano ba magiging pagpapala or magiging blessing ang adversity, ang trial, ang affliction, ang trouble, no? Pwede ba yun? So yun na napag-usapan natin yung apat. So yung panglima, as we continue, ang panglima ay troubles make us appreciate the comfort of God. In one of the situations, no, when I was actually studying this, sabi ko nga, kapag ikaw ay wala sa comfort zone mo, nandiyan ang Lord para i-comfort ka. Kapag ikaw ay wala ka, pagka ikaw ay nasa sitwasyon na uncomfortable, di ba, may sakit ka, may lagnat ka, may problema ka sa bahay, may problema ka sa asawa, may problema ka sa anak, may problema ka sa finances, may problema ka sa relasyon, di ba? These are so uncomfortable, and yet, it will make us appreciate the comfort of God. Matutunghayan natin dito sa ating dalawang guests, no, kung paano ba nila na-appreciate yung comfort ni God. Kung anumang trouble ang kanilang ibabahagi ngayon. Kasi ang paalala nga sa atin ng Corinthians 4 verse 8 to 9, di ba? In every way, we're troubled but not crushed. Yun ang sabi ni Pablo, frustrated but not in despair, persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. So nakakatawa na even though napadaanan nila yon, pero may comfort ka. May comfort ka nararamdaman. Oo, troubled ako pero hindi naman crushed. Oo, na-frustrate ako pero hindi naman in despair. Oo, pinersecute ako pero hindi naman ako iniwan ni Lord. Struck down pero hindi naman destroyed. Sige nga. Seth,
paano mo na-appreciate ang comfort ni God? Ang ganda ng verse na to, di ba? Yung 2 Corinthians 4, verse 8 to 9, na parang meron kang masasabing at least, di ba? At least hindi naman ako crushed. At least hindi naman ako in despair. Hindi naman ako abandoned. So, ikaw, Seth, how did you experience the comfort of God in the midst of trouble? Well, ang una sa lahat, pag dumating ang ano ang challenges sa buhay mo, pwede kang mamili kung paano ka magre-react, 'di ba, sa challenges na ito. Pwede mong piliin kung anong gusto mong piliin, kung magtitiwala ka ba kay God at lalapit ka kay God o tatakbo ka. So, may choice ka kung pipiliin mong to choose joy even you are undergoing circumstance. Pwede mong piliin yung ganun. So, ang comfort ni Lord talagang nandiyan kasi una sa lahat ang pagkagawa sa atin ng Panginoon, isa ay i-enjoy natin yung presence niya kahit sa gitna ng pagsubok o sa anumang trials na kinakalagyan natin, ang ma-enjoy mo yung presensya niya na nandiyan siya lagi kahit sa katagumpayan o sa mga blessings na tinatamasa natin. Yung alam mo na nandyan siya sa tabi. May specific sitwasyon ka ba sa buhay mo na masasabi mong kinomfort ka? No? Na may troubled ka pero hindi ka crushed. Frustrated ka pero hindi ka in despair. Meron ka bang specific na sitwasyon na masasabi mo na practical? Ano ba to? Ano ba to na paano ka kinomfort ni God? Kasi kaya nga binigay ang Holy Spirit, di ba? Our comforter, paano ka kinomfort sa gitna ng bagyo? No? Or trouble ng buhay. Katulad nung binahagi ko last week dun sa first session natin, yung sabay-sabay kami nagkaroon ng nag-positive ng COVID. Kaya ako nasabi dahil may mga symptoms naman kami. Do ang nag-check lang yung husband ko. Mapapansin mo yung comfort ng Lord, andun yung salita niya na tamang-tama sa pangangailangan mo pag binasa mo ito. Yes, tamang eksakto sa kinakalagyan mo. At pangalawa, yung mga taong ginagamit ng Panginoon na sa gitna ng iyong unos o sa gitna ng iyong pagsubok, pinapadalhan ka to comfort you that parang sinasabi sa iyo na andito ako. Ito ang mga taong papadala ko sa iyo to comfort you. So, 'di ba, we are the hands and the feet of God. So, yes, ang gagamitin din para to comfort us is yung mga anak niya din. So, by sending hindi naman ano, yung I mean goods, hindi relief goods or yung mga groceries na natanggap namin. So, yon feeling talagang ang pakiramdam ko noon, Lord, alam kong ikaw ito. Ikaw ang humipo sa taong ito upang ipadala ito. At alam namin din na yung panalangin ng mga kapatiran, na alam mo kung saan ka connected na community, they are praying for you. So you, nasa loob mo na nakakomfort ka. And yun nga sabi ko kanina, through His word, through His people, and even yung mga prayers, nararamdaman mo siya. Yes, oo, no, na talagang yung pinapadala ng mga tao sa you, it comforts you. Ako, when I am actually in the midst of, like, for example, may trouble ka, 'di ba? Meron kang deadline na hinahabol, 'di ba? The Lord will provide wisdom and it comforts me so much when it comes. Ikaw naman, Dr. Irene, paano mo na experience 'to? Yung trouble makes you appreciate the comfort of God na kasi mas na-appreciate mo yung comfort pag nasa gitna ka ng uncomfortable situation eh. Anong practical na sitwasyon ng buhay mo ang naramdaman mo 'to at na-appreciate mo 'to? Yes, yung comfort ni God dumadating in so many forms, iba-ibang anyo. Yan. Yes. So after working hours namin ng mister ko, uuwi na yan sa bahay. Uh-oh. Ako ngayon ang tataas ang blood pressure. Ako naman, siya naman medyo bababa. Kasi ako yung madala sa bahay. Sabi ko, Lord, gusto ko sana mawala yung stress sa kanya. Kasi may pressure sa trabaho niya eh, di ba nga? Lagi. Yes, oo. Baka siya yung magkasakit, baka siya yung manghawa, o baka siya yung mahawa, et cetera, ganun. Sabi ko, Lord, make a way. Paano ko i-reach out to? Can you make, send me someone to teach or to maging outlet naming mag-asawa? Comfort us, Lord, through these times. Tapos natuto siya magplantito, plantita. Yon. And here comes ito pa
tumutubo na yung mga halaman, no? Seedlings. Oo. 1 to 2 inches, naging 12 inches, masaya na. Ginagawa ko rin yan. Oo. Yes, ayun yung comfort ng Lord through different ways. Nawawala yung stress. At sa umaga, pag pray kami, at sa gabi, the prayer time really, really comforts us. I-balance Amen. Natin ang buhay natin, hindi puro work. Ito pa isang comfort, source ng comfort. Yung kaibigan natin si Rosette, nagpadala ng mga paso at plantita rin para siya. So na-introduce ko sa kanya itong mag-asawang ito, si Miles at si Rosette. Ganito, they're so helpful to me as a mother, as a wife. Yan. Kaya the comfort of God comes in you many ways. You appreciate it, no? You can appreciate it, especially in the midst that you really need the comfort of the Lord. Kaya nga, ang ganda ng paalala ng Romans 8, di ba? Who will separate us from the Messiah's love? Sino, di ba? Can trouble? Hindi. Kasi meron papadala ang Diyos, eh. Distress, persecution, hunger, nakedness, danger, or violent death? Hindi, eh. Who can separate us from the love of God? At number 6, siguro, bago tayo mag-break, no? Troubles give us compassion for others. Ano yung ibig ko sabihin, no? Yung mga dinadaanan natin, no? Na pighati, mga kaagapay, no? Marami po sa atin ang dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Pero one thing that I realize in life, ewan ko sa inyong dalawa kung ano yung mga experiences ninyo, that in the time of trouble that you are in, the moment mapagtagumpayanan mo yun, gagamitin ng Diyos yun para maging pagpapala ka sa iba. I'll give a very classic example. Like I mentioned to you that I happen to have an autistic child. And who would ever thought that my ministry will actually be teaching, motivating people, yung mga anak ng mga yung mga kaibigan ko may anak na may autism, no? And it's such an opportunity na gagamitin ka, eh. Or sometimes we have situations where nagkaroon kami ng problema in terms of finances, 'di ba? In that particular situation that we actually nagkaroon kami ng trouble, no? Kasi talagang ibang klase yung paghawak ng pera namin before. But when we decided to ask the Lord to help us in handling our finances, who would ever thought that my husband and I are both financial management guru and we're both authors of financial management books? What am I trying to say is that yung pinagdadaanan mo, yan din ang gagamitin ng Diyos para maging pagpapala ka. Dahil nadaanan mo to, eh. May nangyari ba sa'yo yan, Seth? How did you became a compassionate person to other people when you pass through the trouble? Tama-tama na ako talaga inuna mo dahil alam na alam talaga ng Panginoon kung anong pinanggalingan ko. Of course, way back 2015, before that year, dumaan ako sa marital trouble, okay? Buhay naming mag-asawa. It was because of all the things that we have, yung mga pamilya namin, yung mga choosing namin in life ng pag-build ng family. And walang nakakaalam kasi I was parang sinikret ko naman, even my family, hindi nila alam kung ano yung dinaanan mo as a wife or as a mom. Kasi hindi mo naman alam kung paano mag-build ng family. First time mo rin naman. So, yes. And yes. So, both of us, ganun din. So, ang asawa ko at ako, kung ano natutunan namin sa bawat pamilyang kinanggalingan namin, yun ang pilit naming nilalagay sa aming pamilya. And yes. Of course, nagka-clash siya. Parehas kaming strong-willed because both of us naging independent in some ways nung aming single years, single life. So parehas kaming strong-willed dahil naging independent kami. So maraming mga bagay na nilagay namin sa relasyon namin na hindi pala nakabuti. Katulad ako, pag-usapan na lang natin bilang ako, bilang asawa at bilang ina. Kasi wala dito ang asawa ko. And so, yun nga, yung mga choices ko like to be unforgiving
And yung competition between husband and wife. Kaya minsan nagiging, ano ka, ikaw yung nagiging head. Nagiging leader instead yung aww husband mo supposedly. So hindi ka lang sasubmit. kasi nakita ko naman ng mom ko kasi I was, galing kasi ako sa dysfunctional family. And ang nakikita ko lagi ang nanay ko. So siguro nakuha ko doon yung pattern na yon at nilagay ko pilit sa pamilyang ito. Kaya nagka-clash kami. And yung pinaka-bottom line, yung wala namang third party, but the words, the actions, and the attitudes that we are putting to one another or lahat ng mga sinasabi namin ina-act, yun. Yung mga bagay na yun na nag-ipon ng sakit, ng pain, or dahil sa hindi ka makapagpatawad dahil naiipon to ako sa lalagyanan, di ba? Hanggang dito yes lang. Yes. So, nadating sa punto na gusto mo siyang, parang gusto mong tumakbo. Kasi dati gawain ko yun, tumakbo dahil galing nga ako sa, di ba, sa pamilya, sa dysfunctional family. And so, ang solusyon na alam mo ay tumakbo. Takbuhan lahat ang mga problema. So, ang husband naman, thank God for him that he's so clannish. So, talagang he's trying to, parang lagi akong, kumbaga, lagi akong pinupunta sa sitwasyon na buo ang pamilya kasi sila ay buo. And so to cut my story short, so maraming bagay kaming dinesisyonan na waste namin. Nalimutan namin na sa kasal namin eh, may third. yung yes part na nasa taas that we are accountable to God. Exactly. Yung bagay na yon, buti na lang noong 2015 may sumunod. Kasi walang nakakaalam na ikaw ay para kang nalulunod kahit Kristiyano kang napakatagal na at Sunday attendee ka. Wala kang community na pwede nga, sabi nga isolation hurts but community yes heals. Pero wala kang community matakbang kundi yung church, wala ka naman masyadong kilala. Kasi nagdesisyon kayo mag-asawa just to attend lang the Sunday services. And so, ito na, noong 2015, nagpapasalamat ako yung comfort na may sumunod na anak ng Diyos. Sisters to mentor us, sister to text us to attend a marriage course na naging rason para ma-restore ang aming marriage. Wow! And because of that, yes, yung those trouble that you experience, yeah, nagbigay ng compassion sa'yo para sa iba ngayon. Yes, kaya pa, 'di ba, lagi mong binabanggit to pay it forward. 'Yun ang mission naming mag-asawa. We are both volunteer coaches under marriage and parenting sa local church na kinabibilangan namin. And at the same time, under 2 equal 1 ministry. So, nakakarating kami ngayon sa iba-ibang lugar dahil through Zoom yung kurso, yung klase. So, nagpapasalamat ako doon sa mga ginamit ng Diyos na abutin kami kung wala yung mga taong yon at hindi sumunod. Hindi kami makakarating yan at di ako makakapag-serve with you through this station. Actually, I was actually moved. It was actually a super, super moving talaga yung shinare mo, Seth. It was nakakatuwa, no? Who would ever thought? Nasa kalagitnaan, no, ng trouble ninyo. During that time, hindi mo maiisip that you can serve couples, di ba? Because you are in the midst of trouble. But the Lord actually used that to become you being used by the Lord to be compassionate to other people. At syempre, mamaya pag-uusapan natin, tatanungin natin si Dr. Irene pagkatapos ng break. Sa kanya naman, ano naman, paano naman yung trouble niya ay ngayon ay nagbibigay ng compassion para sa iba. Magbabalik tayo mga kaagapay, ha? At kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, matatag marangal. Walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sumasahimpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Nagbabalik po ang Family Matters Wednesday Edition. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Avelyn Garcia, at kasama ko si Seth Ho at si Dr. Irene Cruz sa ating discussion na can you benefit or can we benefit from troubles. Sa mga kaka-tune in pa lang, na-discuss po natin kanina ang dalawang bagay. Ano? Una, continuation from our last week's discussion. Number 5 is troubles make us appreciate the comfort of God. No? Na-appreciate natin yung yakap ng Diyos kapag nasa kalagitnaan tayo nang humahagulgol tayo, di ba? At umiiyak tayo or meron tayong trouble. At syempre, yung susunod naman ng number 6 natin na didiscuss natin bago mag-break is troubles give us compassion for others. Nagbibigay po tayo ng compassion para sa iba. Ibig sabihin, yung pinagdadaanan natin, gagamitin pala ng Diyos one day to become to minister to other people. And I'm so touched by the sharing of Seth kanina about the marital trouble that they had na sa kalagitnaan ng kanilang problema, hindi nila akalain na gagamitin pala ito ng Panginoon, no, bilang serbisyo para sa ibang mga couples dahil pinagdaanan nila. No? So I remember what James chapter 2 verse 4 said. What good is it, my brothers and sisters, di ba? If someone claims to have faith but has no deeds. Kumbaga, nadaanan mo na yun, Seth, eh. Paano naman kung wala kang gagawin? So, it's such an opportunity for us. Ikaw naman, Dr. Irene, no? Paano mo masasabi na yung trouble na pinagdaanan mo nakapagbigay ng compassion para sa iba? Yeah, itong compassion for others is a learning experience for me personally. At ako rin, beneficiary ako from Married for Life teachings, lessons ni Rosette and Miles. Yeah, we began attending the lecture series at napapaganda lalo ang relasyon namin mag-asawa. Growing into maturity. Kaya na ipapasa niya eh, no? Yung compassion from one seed to another. Ganoon. Sa amin naman, sa akin personally, when I was experiencing naman yung trouble ko sa anak ko, there was a time na hindi ko na malaman paano a-address. Paano matatapos yung sitwasyon ng health problem niya? Sabi ko, Lord, tapusin mo na to. Tama na. Ayoko na eh. Masyado nang mahaba yung ano, yung everyday. Yung agony. Na, yeah, oh. Yung agony yun ang tawag. Yung waiting time bago matapos. Tapos nung papatapos na, yeah, the Lord is using so many people to help me how to relate to my child. Tapos nung papatapos na nga, eto na, ngayon na, malapit ako sa finish line. Here comes other people with almost similar problems. Mas nauunawaan ko na sila ngayon. Hindi na ako pasyadong shortcut. Kasi alam mo, yung sa trabaho namin, mabilisan eh. Dati ako si shortcut eh. Ngayon, mas marunong na ako makinig sa mga nanay, sa mga parents. Kasi naiintindihan ko ng mas malalim. Ganun pala yung dapat. So I learned it. Maybe I learned it the hard way kasi na-experience ko eh sa sarili ko bilang nanay.
But now I'm learning. Ito, compassion for others. How to pass it on to another parent, to another mother. Oo, nakakatuwa, no? Kasi sometimes when you are in the situation wherein may struggle ka sa anak mo, parang hindi mo maiisip, di ba? Pero pagka malapit na or napagtagumpayanan mo, no, you become victorious with the situation. It's such a comforting message that the Lord will actually give you compassion for other people. Ako, ganun din, di ba? Parang dati-dati, parang gusto mo shortcut eh. Gusto mo antibiotics agad. Eh, hindi eh. Hindi mo pa pwedeng bigyan kagad ng antibiotics kasi wala namang bacteria yung papatayin, di ba? So, but there are times that I just spoke about it in a medical term, no? But ganun, di ba? Nagiging mas mapag... pasensya tayo with other people. And when you are actually passing through the struggle, like for example, struggle on how to be able to do things, mas magiging patient ka, di ba? And compassionate to other people. Namatayan yung kaibigan mo, you actually experience the same thing, you can actually give that same compassion to other people. And that's what trouble can give. Hindi mo mabibili ito sa bookstore eh. Hindi mo mabibili ito sa grocery eh. Ito, yeah, totoo diba? Yeah. Oo, yung experience mo, di ba, Seth? Di ba? Yung talagang, you can actually do this simply because it happened to you. Diba? Okay, so number 7 naman tayo. So free-flowing lang. Pwede rin kayo magtanong, no? O yung mga kausap, yung mga ano natin dito, yung mga kaagapay. Mag-hello lang din ako kay Yani Magdayaw. Hello, hello. Mag-hello din ako sa ating mga kaagapay sa Family Matters, yung mga lagi nakatutok sa atin, si Dr. Tet Ansaldo, at syempre si Mary Ann Padilla dyan sa Canada, watching lagi dito sa ating programa. Number 7, ano ba yung nagagawa ng trouble? O, ito ha, mga kaagapay, sa mga ka-tune in pa lang, may blessing ba ang trouble? Meron! Number 7, troubles build character. Build character, endurance, patience, and faith. Actually, troubles build character lang yan, period. Dilagay ko lang yung endurance, patience, and faith. Pero kung isa-summarize natin ito, nakaka-build ng character. Kaya papansin mo, di ba, sa totoo lang, if you are actually passing through, nag-workout ka. Ako kasi I work out, no? Hindi madali magbuhat ng weights. Hindi madaling mag-push up. Hindi madaling mag-sit ups. Hindi madaling mag-exercise. It's actually difficult, but it's actually building your muscle, no? So ganun din ang trouble. Kahit na mabigat siya, kahit na matindi yung nangyayari, pero nakaka-build, tumitigas yung muscle mo. And that's exactly what is happening. Kaya nga, di ba, ang paalala ng 2 Corinthians 4 verse 16, for which we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. I'd like you to share, no? Mag-share kayo, sino gustong mauna, malamang si Seth, gustong mauna. Papaano, ano yung practical na nangyari sa buhay mo na itong trouble na ito, no? Yung trouble, anumang klaseng trouble yan, ay naka-build ng character mo. Nagkaroon ka ng endurance, nagkaroon ka ng pasensya, nagkaroon ka ng faith that move mountains. Naalala mo yung shinare mo sa amin sa Proverbs 31, yung tormentor, about tormentor, the one that torments you. Your tormentor can also be your mentor. Or minsan, your greatest tormentor is actually your mentor. Okay. I thought, di ba, yung sabi ko nga kanina, marital trouble ang pinanggalingan ko. So, yung pagtingin ko sa aking asawa dati, ngayon, dahil sa nalaman mo na kung ano ang position mo, kailangan kasi alamin mo kung ano ang message ng Lord or ang kanyang sinasabi patungkol sa mag-asawa, hindi ba? So,
ang nangyari sa akin, so pinag-aralan ko to, naunawaan ko na talaga pala kaya pala kami na in trouble kasi nga because of our ignorance of the things na dapat maintindihan namin bilang mag-asawa. Of course, mapupunta ka, matotrouble ka nga. And so, nung nalaman namin ito at ito'y sinunod namin lahat ng mga sinasabi ng Panginoon, so we obey kung ano yung mga sinabi ng Panginoon sa Biblia, sa kanyang word. And so, ano nakapag-strengthen ng character mo? Actually, yung being patient, parang dati kasi when, okay, sige, mag-example tayo, when you are in strife, di ba? Ang sabi ng mga tao, normal sa mag-asawa ang nag-aaway. Pero sa akin, hindi, kasi never naman galing sa Panginoon ang strife, di ba? Agree, yes. Di ba? Hindi natin makikita sa fruits ng Spirit, ng Holy Spirit yung the word strife. Kaya galing siya sa enemy talaga. And so ngayon, natuto ako na magpasensya. Yung pasensya mo, kailangan mong, yung natutunan mo sa Word of God, you need to obey, you need to apply, be a doer. And so yung being patient, like for example, to my husband. Kasi ang madalas namin noon pinagdadaanan, yung mga sabi ko nga kanina, yung mga salita namin, di ba? Very strong, very, yung mga tinatanim namin sa isa't isa, yung mga aming salita, ay minsan ay napakabibigat. Dahil nga napaka-strong ng mga personality. And so, yung mga bagay na yon nangyayari sa'yo, matututo ka ngayon magpasensya. Hindi yung natutunan ko yung mga principle ni God about the marriage, natuto akong tumikom ng bibig ko, hindi ako sasagot. Dahil kahit nakarinig ako na ng mabigat na salita, hindi ka yung reaction mo pwede mong piliin kung sasagot ka o hindi. Pero gusto ko mag-obey kay God kasi gusto ko ng blessing. So yun, na-practice yung pasensya mo tsaka yung endurance mo. And then, sa mga sitwasyon, of course, sa inyong mag-asawa, kasi dati noon, okay, pag nagtalo kasi kami noon, ang gabi noon, magkatalikod, matulog. And at the same time, 2 weeks after ang reconciliation. But now... Hindi yung when the sun goes down, ha? Hindi yung diba? Reconciled before the sun goes down. Talagang disobedient, no? Ang tigas ng ulo. And so... dahil sa gusto naming mag-obey kay God and we know pag nag-obey ka, andun yung blessing ni God. So today, I mean since 2015, we're trying to apply every principle na natutunan namin. Ayun, yung sumunod ka sa Panginoon. Nagiging mapasensya ka, nai-endure mo yung mga bagay-bagay sa inyong pamilya at susundin mo kung anong sinasabi ng Panginoon at makikita mo yung blessing ng Panginoon, talagang nagpo-flow siya. Yes. Tapos pag nagtalo pa kami, kunyari la, recalling yung mga past issues namin, nagkaka-strive kami before. And di ang mangyayari, di ba? Dati ang hirap mong bumalik after 2 weeks, but now hindi namin hinahayaan na yung unforgiving na magwagi sa aming dalawa, kundi we go back to the relationship. And of course, yung mabilis yung mapagpapatawad mo, kung makakarinig ka man ng offense, yung mabilis ka na magpatawag, yung forgive quickly. And so, yes, parang walang nangyari. So, yung endurance mo din, di ba? Yung totoo yung yan. Oo. And it actually develop your character. Sabi nga sa James chapter 1, no? Malamang memorized ng marami to. Ang sabi nga doon is, my brothers and sisters, be very happy when you are tested in different ways. Minsan di mo maintindihan, ha? Tested? Very happy ka pa. Ito yung, my husband is actually about to publish a book entitled Pass the Test, no? And you know that such testing of your faith produces endurance. Diba? Endure until your testing is over. Then you will be mature and complete and won't need anything. Yun eh, no? That's precisely the reason why, yes, may trouble, pero it will build your character. Naalala ko, no? I don't know if you actually is also a strong personality, Dr. Irina, no? Because ako, I have a very, very strong personality. And one day, I learned submission the hard way. Kagkwento ko sa inyong dalawa to. No, I learned submission the hard way. I don't know if I shared it because one time, nagpaalam ako, sabi ko sa asawa ko, pupunta ako dyan lang sa kabila, sa grocery lang.
Pero me being a person who likes fashion, ang ginawa ko, pumunta ako doon sa supplier ng mga damit. And yung pinaalam ko sa kanya was actually like not even one mile away, no? This happened many years back. Pero ang matindi nito, umalis ako, lumayo-layo ako siguro mga more than 35 minutes travel. Ganon kalayo, no? And I learned submission the hard way. Na trouble talaga ako because in the midst of the travel sa EDSA yon, nawalan ako ng gasolina, 'di ba? Ang saya-saya. Nawalan ako ng gasolina doon sa taas at talagang napatawag ako sa asawa ko at sinabi ko sa kanya, "Pwede puntahan mo ako, nasaan ka? Nandito sa kalagitnaan ng EDSA. Ano ginagawa mo diyan?" So syempre nabuko ka na, 'di ba? Na wala ka naman diyan sa kanto lang na pumunta. I learned it the hard way. Na trouble, pinagpawisan, grabe, talagang sobra. But you know, because of that, it builds my character that next time I want to tell my husband kung saan talaga ako pupunta and to submit. Pag sinabi niyang doon, doon lang, di ba? And since then, it was actually a something that submission has been something that the Lord built in me. I don't know, ikaw naman Irene, anong experience mo na yung trouble naka-build ng character sa'yo? No? Dumaan ka man sa mga pagsubok pero build character. Meron ba? May practical situation? Building up of character yan eh. Yung better character as a wife. Yan, as a mother. Karugtong ng mga lectures yan ni Miles tsaka ni Rosette sa amin ni Doc Jan. Kasi kami nga, pareho kaming nagtatrabaho, no? Yung background namin. We were trained to debate. Diba? Kasi medical ang background namin eh. I have to prove papatunayan mo. Poprobo yung point mo. Oo, ganun. Eh kaso, nagkataon asawa ko siya. Asawa niya ako. We have to argue and debate in a loving way. Paano yun? Eh ako mataas ang boses ko eh. Kasi laking Nueva Ecija, may punto rin kami noon eh. Mataas. Yung pang parang nasa kabilang bundok yung kausap mo. Pero natural sa amin yun. Sa side ko. It is sila naman, mahinahon. Ang kanilang accent sa pamilya nila. Eh, biglang nag-merge. Imagine mo paano mag-merge yun. Kaya minsan yung anak namin, "Mama, Papa, nag-away ba kayo?" "Hindi anak, nag-uusap lang kami. Nag-aano lang kami, exchange ng ideas. Bati ba kayo?" Yun. So it takes time to learn. And all these troubles lead us to building up of a better character as a wife. Unang-una as a wife, as a mother. Lahat-lahat na. Dahan-dahan nga lang, step by step. Hindi biglaan. Pero building up. Totoo yun. Pati nga si Pablo, di ba? Parang sabi niya, in everything we do, we show that we are true ministers of God. Paano? Sabi niya, we patiently endure troubles, hardships, calamity of every kind. Diba? Ano nangyari sa kanila? We have been beaten, been put in prison. Grabe noon, trouble. Faced angry mobs. Ano pa? Worked to exhaustion. Endured sleepless nights. Gone without food. Pero we prove ourselves by our purity, our understanding, our patience, our kindness by the Holy Spirit within us and by our sincere love. So talagang nakadevelop, talagang pagdadaan ka doon sa mga challenges, no? It's not really easy. For sometimes, diba, we believe that they discipline us for a short time as it seemed best to them, but He disciplined us for our good. And sometimes the trouble that we are in is actually a solution for us to strengthen the character that the Lord wants us to have. Kaya pag sinabi mong, "Lord, I need patience and I need now," kailangan mo talaga ng patience, diba? Kailangan ulit ng lecture from wala talagang pasensya yon. Yes, walang pasensya. It's a beautiful, beautiful discussion. Okay, so number eight, no? So mamaya i-recap natin lahat and maybe you can share your takeaway dito.
trouble will lead us in glorifying the Lord. So, pagka ikaw ay nasa trouble, no? At sinalba ka sa mga hindi ho naka-tune in last week, i-share ko po kung paano nagmilagro ang Diyos sa aking COVID experience, no? The Lord sent medicine, the Lord sent hot meals. Hindi ko pa nga nasabi, the Lord sent a lot of tissue paper and even ano, talagang grabe, nakakatuwa talaga si Lord, no? And when I actually look at those, yes, the Lord used people, but there's nothing that I can glorify but the Lord. Ganon din po si George Mueller sa kanyang buhay, doon sa, yes, magpapasalamat siya doon sa milkman, magpapasalamat siya doon sa baker, but he actually left his hands to the Lord. At alam niyo ho ba, nangyari kay George Mueller, kwento ko lang sa inyo, na dumating yung punto na pinaaalis na sila doon sa orphanage. So trouble yun, parang si Seth, pinapaalis na sa bahay. So trouble yun. Eh, ang dami po na orphans na gusto nilang i-accommodate. But because of that trouble, it actually led him to really pray and ask for God's wisdom. Lord, ano bang gagawin ko, Lord? Nabangga siya dun sa poste. Pagbangga niya dun sa poste, nakita niya yung phone number, parang kwento mo ha. Kita niya yung phone number at nakita niya na yung lot for sale. No? Yung lot for sale, and which actually led George Mueller to build building for the orphanage. At sabi niya, hindi mangyayari to kung hindi ako pinaalis. So may purpose talaga ang trouble. Hindi gaganda yung sitwasyon ni Seth ho kung walang trouble. Kasi hindi ka pinaalis eh. Diba? And trouble will actually lead you in glorifying the Lord. In your life, Seth, what is that specific situation that you can say that trouble led you to glorify God? Actually, dagdag ko lang doon sa kwento ko last week, yung shinare ko about yung sa shelter trouble, para maintindihan natin yung number 8, yung trouble will lead us in glorifying the Lord. Yung situation na yon na nag-push sa amin para maghanap ng bahay. Mm-hmm. Eh kasabay noon, dagdag ko lang, kasabay noon ay yung panawagan ng local church namin sa aking asawa to serve in the church. Uh-oh. To help the church sa online platform. And doon sa aming connect ko lang dito sa marital trouble na inexplain ko, yes, kanina or shinare ko kanina. Na dati I was complaining, I was grumbling before the Lord about my spouse, about our relationship. Tama ba ang pinakasalan to, Lord? May magaling na utot. Grabe, for 19 years. Na-question mo pa, ha? Oo, talaga. Alam mo kung saan ko pa kini-question yan? Sa loob ng restroom. I was really crying pag talagang... Kasi nga, talagang na-experience ko yung ganong katindi. Ako yun, yes, yung asawa, yes, ko. Ako ang may problema ako dahil sa pinanggalingan ko, dahil yung foundation ko. Diba, naikwento ko naman kanina that I came from dysfunctional family, parang yung self-esteem, yes, mo hindi ka ganun ka, oo, bumababa, correct, yeah. Oo. And so you nilay down ni Lord after na mahanap na yung proseso ng paghahanap ng bahay at yung paglilipat, nilatag din ng Lord yung calling sa asawa ko to serve in the church. Imaginein, yes, mo yon, na yung, wow, taong dating kino-complain mo kay God. Yung nagko-complain ka, nag-grumble ka, Lord, kami ba talaga? Very extreme kaming dalawa. But yes, yung latag ng Lord, yung dating pinagpipray mo for how many years? After 24 years, my prayers has been answered by God. My spouse now is serving the Lord. Kaya nag-glorify talaga, nagse-celebrate ako. Sabi ko, Lord, talaga napakagaling mo talagang tumaimin. Yes, hindi talaga, amen, yung timing ko. Talaga yung paningin ko dati, napaka short-sighted. Ikaw baga masyadong limited ang tingin ko. Ikaw pala nasa year 20,
2020, sorry kung ganun, nandun pala na may panawagan ka sa asawa ko. And at the same time, yung pagsaserve namin from dating nagtatalong mag-asawa na dating talagang nag-aaway, ngayon ginagamit ng Lord na ma-reach out din yung mga couples na nangangailangan din na nag-struggle, nag-strive hard sa relationship nila. So nagpapasalamat ako at nag-glorify ako kay God na talagang lahat ng destiny and purposes niya sa aming mag-asawa ay lumatag. Amen. And hindi pa yon, hindi nung na-heal or na-restore yung relationship namin mag-asawa, damay pati yung anak namin na dati rin katulad ni Doc Irene na dumadaan din nung nag-aaral sa depression. And nakakatuwa na sila din, nadamay din. So, nung ni-restore ng Lord ang aming family, yung blessing talaga at kami sumunod, nakita namin yung pagpapala ng Panginoon. Kaya ako'y nag-glorify sa Kanya, sa kabutihan niya at kadakilaan. Yes! Amen! Talagang trouble will lead us in glorifying the Lord. Na gagawa talaga ang sitwasyon, no? Yung sitwasyon na yun, actually, is a very, very classic situation that you will say, Lord, ikaw lang talaga gagawa nito. Hindi kayang gawin ng tao ito. And that actually made me realize what happened to Lazarus. Talagang yun si Lazarus, di ba? So John chapter 11, di ba? Ano sabi na yung sisters? Di ba? Sinabi sa kanya, Lord, behold, he whom you love is sick. May sakit. But when Jesus heard this, he said, this sickness is not to end in death, but for the glory of God, so that the Son of Man or the Son of God may be glorified by it. Na parang nakikita ko, I was deeply touched by your sharing, Seth, no, na this marriage is not to end in death. Diba? And that marriage should not end in death, but for the glory of God, because I'm asking you to serve the marriage ministry, the couples ministry. That's such a beautiful illustration, no? Talagang trouble will lead in glorifying the Lord. And kung isipin mo yung kay Lazarus, pwede naman just right there and then. Diba? Pwede niyang kinuha yung kanyang ano, magic wand. Diba? Na, tsung! Magaling ka na. Diba? Kahit na malayo si Jesus. Pero, he did not do that. Pwede naman na tumakbo siya kaagad. Pero hindi, diba? May pinuntahan pa. Parang iniisip, parang nananadya naman. Bakit naman may pinuntahan pa? Pero actually, that delay was actually designed for people to see the death of Lazarus so that you will see that only the God whom we serve can say, Lazarus, come out! Come forth! And it will only point it to Him. Niresuscitate siya, hindi eh. Namatay, nabuhay. And that's what trouble can do, mga kaagapay. Minsan iniisip natin, bakit kailangan dumating dito sa punto na parang end of the rope? The Lord is actually doing that to glorify His name. End of the rope na rin yung kay Seth eh. Pwede naman at the end of the day, ayoko na, masasakit na yung mga nasinabi natin sa isa't isa. Let's just tigil na natin itong kalokohang to. Pero hindi eh. The Lord has a purpose. And that is to glorify His name. Ikaw, Irene, ano ang example or nangyari sa buhay mo na you are in that trouble, but because the Lord saved you, all you can do is to glorify the Lord? Yeah. Many years ago when my darling husband got sick, so mag-isa ako noon sa hospital. Confinement number 1, 2, 3. 4, 5, 6. Maraming beses yun, na-admit siya. Then sabi ko, Lord, alam ko naman, matatapos ito. This sickness in his body is affecting our family. Yung katawan niya, hindi na siya makatrabaho. Mahihirapan siyang tumayo at
trabaho as a surgeon, as a doctor. So sa sarili ko, Lord, pero alam ko meron kang gagawin kakaiba. Alam ko, hindi mo pa siya kukunin. Alam ko, makakalakad pa siya ng normal. Sabi ko gano'n, Lord, pero process ito. Sa sarili ko, yun ang communication ko sa Lord. That was 2008, 2009. Mm. Tapos sabi ko, pag gumaling na to si Doc John, my husband, alam ko may mas magandang mangyayari. May ibang dahilan bakit nangyari sa amin to. And sumatotal, it will be to give honor to the Lord. At nung gumaling na siya, true enough, nakita ko sa life niya, mas iba na ang outlook niya, the way he relates to his patients. Tsaka mas, I'm so thankful. Mas prayerful pa siya ngayon. Mas prayerful pa siya kasi sa akin eh. Lalo na pag mag-o-opera siya ng pasyente niya. Minsan kukwento niya sa akin sa gabi, si ganito, si ganyan. Natutuwa ako kasi all these troubles are leading us closer and closer to God. Sino ba naman na nagbigay ng brain cells sa atin? Si Lord. Sino ba naman na nagbigay ng mga konting academic victory natin noong unang panahon? Si Lord din naman eh. At sabi ko, ngayon nga, dati muntik na siyang paralyze sa dating mga nangyari sa nerves niya. Pero ngayon, sabi ko, kahit habulin siya ng aso, makakatakbo siya. Kasi amen, maganda na yung lakas niya. And all of this will give honor to the Lord, to glorify God as a person, as a husband, as a working person, as a doctor, as a surgeon, only to glorify God. And I'm so thankful for this. Grabe, nakakakilabo talaga tong discussion na to, no? And sa ating mga kababayan, sa amang sulok ng mundo na nanonood sa atin, hindi natin sinasabi na yes, matuwa tayo kapag naghihirap ka or may pinagdadaanan ka. Pero minsan mapapasabi ka, Lord, buti na lang dumaan ako dun sa trouble na yun. Lord, buti na lang dumaan ako because of that trouble, I can only glorify your name. At ang pangsyam is trouble. Sa mga kaka-tune in pa lang, number 9 na kami ha. So i-recap namin ng mabilis ito bago kami mag-end. Number 9 is trouble remind us that this world is not our home. Alam niyo po, marami po, lalo na sa may mga sakit, ano, parang sinasabi natin na kailan pa ba matatapos tong paghihirap na to. There are, may mga family members tayo with cancer, family member na tinataningan na ng doktor, di ba? And sometimes, it's the Lord's will for them to go home. Affliction reminds us that this world is not our home. It's actually a very, very good reminder sa atin na sa ating mga paghihirap, yun yung consolation natin. Nadadating ang panahon, sabi ng Panginoon, di ba? Dadating ang panahon that yung tears natin, the Lord will wipe the tears of your eyes. And not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. And the only way to get patience and endurance is by being placed in a situation that requires it. Yun eh. But it will be worth it because we will enter heaven patiently enduring in faith. So what am I trying to say? Paano natin masasabi to? Ang sabi nga ng Hebrews 13 verse 14 eh, for here we have no lasting city, but we seek the city that is to come. Hindi ito eh. As many blessings as this world has, kahit na napakadaming pagpapala na meron tayo dito sa mundo, hindi pa rin natin bahay ito eh. Affliction wins us from this world. It reminds us how transitory it is. And it makes us long for heaven, for that day when we see Jesus face to face and He will personally wipe away every tears from our eyes. Tsaka doon natin masasabi, bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, especially those benefits that He brings us
through trouble. So, what is your take on this, Seth, no, na trouble reminds us that this world is not our home? Anong take mo dyan as we finally end our discussion? Of course, kung maalala natin, di ba, hindi talaga nating lugar itong mundong ito because the God of this world is not God. The God of this world is Satan, right? Di ba, yun naman ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin permanenteng tahanan o tahanan ang mundo. So, temporary lang tayo dito. But, isa lang, kahit na hindi tayo taga dito, but we can enjoy the presence of God. Amen. In our lives, dahil we were made for His glory. Talagang marami, ginawa niya tayo para sa kanyang kalawalhatian. So, while na nasa mundo tayo, na pwede natin ma-enjoy kung ano ang binigay ng Panginoon sa atin. So, habang tayo nandito sa mundo, ng yung kapangyarihan, yung salita ng Diyos, lahat ng bagay niya na binigay sa atin. Kaya dapat maintindihan natin kung ano yung, sabi nga, understand what we carry. We have the power, we have the Word of God, we have the Holy Spirit na nag-dwell sa atin. So, lahat ng bagay na yon, in-equip naman tayo ng Panginoon. Kaya kung dumadaan man tayo sa pagsubok, pwede tayo ding mamili kung ano ding magiging reaction natin sa mga bagay na yon. So, talagang hindi tayo permanente dito sa mundo. Pero, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Banal na Espiritu Santo na mag-i-instruct sa atin kung anong dapat natin gawin while living here on earth. Yes, and ang sarap na consolation yun, especially sa ating mga kaagapay na nahihirapan. Ano? Napakasarap na meron tayong nilook forward to. Diba? But those who keep waiting for the Lord will renew their strength. Eh. Sabi ng Isaiah, eh. Then they'll soar on wings like eagles. They'll run and not grow weary. They will walk and not get tired. So, in the midst of, ako ang dami kong mga kaibigan na battling with different diseases. And it is so comforting that this is not our home. Sabi nga ng Job, di ba? Naked I came from mother's womb, and naked shall I return. And the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Uuwi at uuwi tayo. And whatever we're going through, this will come to pass. It's such a situation na parang sasabihin, may paano yung kamatayan, meron po tayong eternal life. And that's the reason why every end of the broadcast, mga kaagapay, we share to you the love of Christ. That indeed, John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him will not perish but have an eternal life." So hindi tayo hanggang dito. Because yung buhay natin dito, sobrang ikse kung ikukumpara natin to eternity. So when you are in trouble, situations in your life, always remember, this is not our home. There is much, much greater things that we can look forward to. Anong take mo dyan, Dr. Irene, before we wrap up? Yeah, this is not our home. Itong planet Earth, temporary lang tayo dito talaga. Transients, para tayong tenants. No? Parang, we just pass through. And this reality, these Bible principles we heard when we were children, merong second home eh. Yung totoo mo, yes. Eternal, yung sa kabila. I know, mahirap intindihin to, lalo na sa bagong generation ngayon, yung mga kabataan. Ano. Pero tayong mga mothers, we can really guide them to this realization. Kasi tayo lahat, halos no, 50 plus na tayo. I am 55. I'm happy to say that. This is not our home. Pag natapos ang deadline mo sa planet Earth, merong kasunod. At mas matagal doon. And when we... Walang hanggan. Yeah. Walang katapusan yun eh. And when you come to realize mas totoo yung part 2 sa kabilang buhay, it gives you really hope
pag ako nakakakita ng grabing-grabe ang sakit ng pasyente or yung relatives nila na parang hopeless sa mga mata nila, naiiyak sila kasi mukhang iiwan na sila ng very, very sick relative nila. Yan na yung totoo. Nasaan ang hope? The hope is in Jesus Christ. Sa totoo lang. The hope is in Jesus Christ. Amen. Wow! Seth, would you like to say something as we finally end? Grabe. Nakakatuwa yung discussion natin eh. Pero wag muna natin isipin na yung kabilang buhay, ha? Kasi andito pa tayo sa mundo. Sorry kasi doktor pala ako. Kaalala ko kasi mga pasyente habang namin. Habang nandito tayo, alam natin, tulad yung sabi ni Aveline dati sa group natin eh, hindi tayo napasama ng 2020. Hindi tayo napasama ng 2021. At ngayon 2022 na. Yeah. Meron pa rin tayo. May purpose pa rin tayo na pinapagawang Panginoon. So, yeah, kaya kailangan yung kanina, meron tayong word na nabanggit, yung compassion. Talaga sa panahong ito, kailangan ng compassion ng mga tao. Maraming dumadaan gaya sa topic na ating tinatackle, no, yung unos, yung trouble. Maraming ngayon ang dumadaan. So, even in the marital trouble, may mga iringan, mga irritations, mga nadidepress na mga anak dahil nasa bahay lang sila. And so, habang nandito pa tayo sa mundong ito, mga kapatid, maging paa at kamay tayo ng Panginoon at ipakita ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi nga, loving God is loving His people. Kailangan ipakita natin kasi we need to partner with God, di ba? Kailangan natin pumartner sa Panginoon kasi walang ibang gagamitin kundi ang bawat isa atin. Amen. Para may padama ang pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Thank you so much, sisters. I really love talking with both of you. This is such a beautiful, beautiful discussion. I felt like nagkakwentuhan lang tayo sa sala. Sarap-sarap ng ating kwentuhan. And just to make a recap, no, for those people nakaka-tune in pa lang, patapos na ho kami. We discussed last week, ang part one, that can troubles bless us, or meron bang kaakibat na blessing yung mga troubles, no? Yes, meron po. Because number one, tatandaan po natin that troubles drive us to God for help in prayer. Ano yung number two, Seth? Naalala mo yung number two? What does trouble do? So number two is trouble lead us to study and obey God's word. So always remember that when you are in that situation, never ever allow that you're passing through trouble without looking at the word of God. And don't just look, obey the word of God. Diba? Sabi nga ng Psalm 119 verse 71, diba? It was good for me to be afflicted, so that I might learn your decrees. Ibang klase, di ba? Ano sabi, before I was afflicted, I went astray, but now I obey your word. And number three, troubles lead to repentance and humility. Pag nasa kalagitnaan tayo ng trouble, dito natin nakikita yung pagiging humble, pagpakumbaba. Eh, nasa trouble ka na eh, mayabang ka pa. Hindi eh, di ba? Nasa trouble ka, that's the time wherein we repent and come to the Lord in humility. Number four, trouble enables us to trust in the power of God. Na wala kang pwedeng ibang kapitan eh. You cannot trust your bank account. You cannot trust the things that you have. You can only trust the power of God. Ano yung number five, Seth? Kung naalala mo. Andito na. Troubles make us appreciate the comfort of God. Oo, yung ma-appreciate mo yung comfort kasi mas matindi ang pinagdaanan, mas sweet ang comfort, 'di ba? Mas madilim, mas makikita mo ang liwanag, yun ang comfort. Sa isang dilim, magbukas ka ng isang kandila, kitang-kita mo yung liwanag. So it's actually appreciate the comfort of God. Number six, ano yung number six, Dr. Irene, can you remember? Give us compassion for others. Yes, no? Affliction gives us compassion for others. Kasi though your pain is horrific now,
Diba? Someday God will use you to bring His comfort to someone else who suffered the fury of depression or the agony of a child who rebels like yours or the sickness that you've gone through. So when someone else is passing through the same thing, your words can comfort them. So napakagandang paalala that troubles gives us compassion for others. Number 7, Seth. Yeah, troubles build character, endurance, patience, and faith. Yeah, so hindi siya wala lang. Mas tumitibay ang muscle ng faith, mas tumitibay ang ating pananampalataya sa Diyos because we parang nabanggit ko kanina, di ba, na though our outward man perish, yet our inward man is renewed day by day. Number 8, Doc Irene. Yeah, troubles will lead us in glorifying the Lord. Amen. Exactly like what we shared, no? At saka yung sa story ni Lazarus, di ba? Na, Lord, ba't kailangan mamatay? Because I want my name be glorified na kayang bumuhay ng patay. That's why I love the song that up until now, the Lord can actually raise the tomb of every Lazarus. It will glorify the Lord. And number 9, troubles reminds us that this world is not our home. Alalahanin lang po natin, yes, we are in this world, but let us not have that so much cling or kapit in this world because one day we will leave this world. Affliction reminds us, di ba? Or trouble reminds us. Kaya nga, naked I came. Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. And the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. It's a consolation that we say, Lord, oo nga, ano, Lord. Oo nga, Lord. Nagsasuffer ako ngayon. Meron akong mga pinagdadaanan. Pero alam ko, Panginoon, hindi naman ito yung bahay ko eh. Hindi naman ito. So darating ang panahon, sasabihin natin na it's a greatest, greatest consolation having the Lord in our lives. Thank you so much, Dr. Irene Cruz. And thank you so much, Seth. Na-bless ba kayo? Yes, yes. Yes, we are blessed. Oo. So thank you so much sa uulitin. I'll invite you again for a different topic. But let us just close our program in prayer. Panginoon, maraming salamat, Lord, for the discussion that we can be blessed by the troubles. Lord, alam kong mahirap, masakit, pero it will come to pass, Lord. Dalangin namin lahat ng aming mga kaagapay na dumadaan sa mga affliction, sa troubles, sa sakit, financial difficulties, even, Lord, marital relationship, parental, all those challenges in life. Lord, I pray that you will bring these 9 steps to them, Lord God, or 9 things to remind them on what trouble can do to them. And Lord, sa aming mga kaagapay na wala pa sa iyo, dalangin ko na sumunod lamang sa maikling panalangin. Panginoong Yesus, patawad po sa lahat ng aking pagkakasala. Sige kaagapay, sumunod ka. Salamat at namatay ka sa krus ng Kalbaryo na buhay muli para sa akin. Pumasok ka sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw nang manahan sa aking puso at samahan ako, hindi lamang sa tagumpay, kundi sa mga troubles ng buhay. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen! So again, amen, thank you so much! Maraming salamat mga kaagapay sa pagsama nyo sa amin ngayong Wednesday. Salamat din sa mga kasamahan natin sa One Corporate Center, kina Arwel. Thank you, Arwel! Arwel Mendoza, love na love ko yan. At syempre, si Yanni Magdayaw, na kasama natin si Brian, si Absidy, si Kayla, si Kael sa ating production team, si Nathaniel, sino pa ba? Si Reggie, si Benjo, si JV, at sa ating RTV
kasama sila Aileen, si Chris, si Wen, si Abby, si Angelica, si Joe, maraming salamat. Si Michael Lopez, thank you. Si Chris, si Rafi, at saka si Engineer Nards, salamat, salamat, salamat sa pagtulong sa amin sa broadcast na ito. At syempre, kasama ko ang aking mga guests, lovely guests, Dr. Aileen Cruz, and Seth Ho, ako naman po, ang inyong kaagapay, Avelyn Garcia, ang inyong Wednesday for Women Empowerment. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you! Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph. H.